Teka lang. Kung sinasabi kanina ni Kuya sa gasoline station na 10 minutes lang, eh, nasa Ambagyo na ako. Eh, kanina pa ako umaantar. Umaakit na ako dun sa sinasabi nilang 80 degrees na akyatin. Alam ko ang kakayahan ng camper van natin. Low gear na kita. Pero pag-usaping 80% na ang ahunan, tapang. Eh, parang ibang usapan na yun. Walang humpay na ahunan. Grabe yung ahon. Ako yung kinakabahan. Low gear. Pagkatapos ng ilang kilometro ng sigsagan at ahunan, ay narating na natin ang area kung saan matatagpuan ang Nueva Vizcaya Paragliding na tinatawag na Sky Escape 360. Go! Gulit kayo, ano? Marunong ako magsibak ng kahoy. Sabi ko sa inyo, probinsyana ako eh. Sa probinsya na kinalakihan ko, kung gusto mo magkape, kailangan mo muna magdingas ng apoy sa kalan. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Welcome back to another episode. Ang inyong boy, first time, mahirap na hirap pagpaningas dito. Ay, nakapagpa-apoy na pala ako, pero limiliyab, pero mawawala yung apoy. Parang gustong gawing tinapa yung tubig ng kalan na to. Panibagong araw, kailangan ko na magkape. Para masimulan na natin yung araw natin. Kung ikaw ay tulad ko na mahilig sa adventure, sa kalikasan, sa malamig na lugar, sa kailugan, sa falls, sa kabundukan, isa ang Nueva Vizcaya sa perfect na lugar para sa iyo. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng highway ng Solano, Nueva Vizcaya. Yung kubo na kung saan kami nagsistay is less than 1 kilometer lang mula dito sa kinalalagyan ko dito sa highway. Dito sa kaliwa ay makikita nyo naman ang town proper. Mamaya, pagkatapos ng lakad natin, pupunta tayo dyan. Kasi ngayon is December 31. Sa lahat ng mga nanonood at manonood pa ng vlog na to, binabati ko na kagad kayo ng maligaya at manigong bagong taon. Claim na natin na itong 2024 na to is atin na to. Shoutout nga pala muna sa Golden North sa aking suot na ethnic na t-shirt. Dry fit to, mabilis to, matuyo at napaka-presko. Maraming salamat. Lahat ng mga suot-suot namin, mga kaibigan ko na ethnic, ay galing yan sa Golden North clothing. Maraming salamat po, Miss Ayen, sa pagsuporta sa amin. At isang karangalan din sa amin na isuot ang iyong napakagandang ethnic na mga damit. Bagay na bagay sa pagka-camping at sa mga mahilig sa mga adventures. Perfect. Maraming salamat po. Alright. Today is a new day para sa ating mga first timers. Ba't ko sinasabing sa ating mga first timers? Kasi syempre, first time ko rin na mapupuntahan yung mga lugar na mapapanood nyo. So, kahit ako si Boy first time, eh first timer din ako. Okay lang ba sa inyo? Maraming mangyayari ngayong araw na to. Kasi nga, since na salubong sa bagong taon, eh bago kami mamaya maging busy para tumulong at mag-prepare ng mga kailangan ihanda o kung ano man yung mayambag namin sa pamilya Peralta sa pagsalubong ng bagong taon, is tutulong kami. Ordinary kasi, pag pumupunta ako, especially sa ibang lugar at nakikituloy ako sa bahay na may bahay, eh, hanggat maaari, ayoko yung feeling na pakiramdam ko eh, bisita ako. Gusto ko belong ako, kaya gumagalaw-galaw talaga ako ng kung anong maitutulong ko,
kailangan yun para hindi ka kamuian ng mayari ng bahay. Kasi ganun ako eh. Pag walang tumutulong, kinakamuian ko. Tumulong ka! Ano ba? At ito ang town proper ng Solano, Nueva Vizcaya. Napansin ko dito sa mismong town proper ng Solano, napakasagana. Maunlad itong town na to. I mean, yung Solano mismo. Parang every time na nakikita ko mismo yung pinaka town proper, parang yung pakiramdam na kapag nakikita mo yan sa aura ng lugar eh, maganda yung vibes ba? Parang pag dinadaanan mo, pag nakikita mo yung aura ng lugar, eh magaan. Kung nakikita nyo sa drone, ito na yung mismo yung town proper ng Solano. Dito kami namamalayan kayo palagi, araw-araw. Pero sa mga susunod na araw, eh sasama ko kayo dito para ipakita sa kanila yung ganda ng palengke na dito. Kasi grabe yung palengke na dito, ang lawak. Tapos lahat ng mga gulay na iba't ibang gulay na fresh talaga from the farm, eh talagang ang lulusog, ang fresh. Yung tipong kahit hindi ka mahilig sa gulay, kakain ka talaga eh. Charot lang. May mga tao talagang kahit anong pilit mo eh, hindi talaga kumakain ng gulay. Pero sa tulad kong mahilig sa gulay, eh parang heaven para sa akin yung palengke nila dito. Okay na. Kuya, marami salamat po ha. Dito, ayun na po. Napakabait. Meron nagsabi sa akin na nag-comment, hindi to gawang-gawang kwento ha, kahit storyteller tayo, sometimes telling lies. May nagsabi sa akin, may nag-comment sa akin na isang, hindi ko alam kung lokal na taga Nueva Vizcaya siya, na Boy B, balik ka sa lugar namin sa Nueva Vizcaya, mag-camping ka kahit saan, huwag kang matakot kasi hindi nakakatakot ang lugar namin at mababait ang mga taga Nueva Vizcaya. Yeah, nasabi sa akin. So in a way, mas nabuo yung loob ko na bumalik dito at mag-camping. Kumbaga, hindi lang ito yung pagbabalik ko ang huli na pagpunta ko dito. Babalik at pabalik ako dito. So, at least yun. Mas lalo naging panatag ang aking kalooban na maging at home dito sa Nueva Vizcaya. Napakaganda ng lugar nyo. Napakasarap dito. Kung sa 100% na payapa, babasihan, nasa ano ako? Nasa 80% na gusto kong tumira or maglagi dito. Huwag muna yung tumira. Malaking decision sa buhay yan. Pero unti-unti, pinag-iisipan ko na yan. Gusto ko lang munang yakapin kung ano ang meron sa Nueva Vizcaya para at least kapag andito na ako, eh at least alam ko na kung ano yung kultura na meron dito na kailangan kong pag-aralan. Itong Nueva Vizcaya is halo-halo ang mga tao dito. Hindi lang mga taga Nueva Vizcaya ang meron dito, may mga nakatira dito na from Ifugao, halo-halo kasi nasa paanan to ng Ifugao eh. So kailangan nating aralin muna kung ano yung mga dapat nating, I mean, all in all, overall, kung paano tayo makikisama sa mga taga Nueva Vizcaya. Tayo ang mag-a-adjust kasi tayo ang dayo dito. Alam nyo ba na mayroong sinihan dito na halagang 50 pesos lang? May popcorn ka na, may soft drinks ka pa. Only in Solano, Nueva Vizcaya ang may ganung kamurang sinehan. Mura pala makipag-date dito sa Nueva Vizcaya, no, sa Solano. Dali mo yung nililigawan mo sa sinehan na halagang 50 pesos. Pareho na kayong dalawang merong pagkain habang nanonood kayo ng movie na horror. Horror panoorin nyo pag dinidate kayo. Para pag nagulat, yayakapin kayo. Ganun. Ang mga galawan. So feeling ko, dyan parte ng kabundukan na yan, tayo pupunta. Pero hindi naman siguro sa tuktok. Baka hindi kayanin yung batod. Pero para makasigurado, pinagtatanggal ko muna yung mga pag-aahay ko dyan sa likuran. Kasi medyo mabigat din kasi pag sila pinagsama-sama, malaking kabawasan din ng kabigatan ni Watod. Hindi kakayanin ito? Wala. Ang malakas to sa kapatid. So, subukan niyo na po, umiyak-iyak ko, sir.
Hindi pa, ngayon pa na eh. So kung 80 degrees ang akyatin doon, malabo tayong makaakyat doon. Yung overlooking lang sir ang gusto kong puntahan. Ah, yun lang sir. Diyan lang. Baba lang yan. Sa baba lang yan. Diyan lang din yan. 10 minutes. Iban yung kaibigan, bigyan nyo na rin ha. Okay sir. Boy P, lalabas. Salamat. Merry Christmas. Happy New Year sir. Ha? Ano yan? Roof tent? Tent. Tulugan. Thank you sir. I love the aura of people here. Masyadong friendly. Mas friendly pa sa akin. Hey! See, isa yan sa mga napansin ko. Yung mga taga Nueva Vizcaya kapag nakakita ng vlogger, eh hindi sila ilap. Game sila. Ipaputok ba kaming mamaya? Parang wala. Parang yung boga-boga ko lang yung magagamit ng momento. Passing through Barangay La Torre South. Maliban sa mga bagong mga lugar na napupuntahan natin, eh hindi lang naman yun yung goal talaga ni Boy First Time na palagi makita ng bagong lugar. Open din tayo sa mga mag-discover natin na mga pagkain, na kung anong meron yung lugar, mga nakaka-banding natin yung mga lokal. Yun yung pinaka-special para sa akin sa lahat. Nagkakaroon ako ng conversation sa mga lokal, yung parang strangers to strangers. Tapos magsisimula sa maliit na kwentuhan hanggang sa pauwi sa nagtatawanan na lahat. Tapos kakaway-kaway na bye-bye, kita-kits tayo ulit. Hanggang sa ganun, yun yung pinakagusto ko sa lahat-lahat na na-experience ko sa biyahe. Gusto ko nag-iipon ako ng mga kaibigan. Gusto ko dumami mga kaibigan ko sa Pilipinas, ganun. May mga camping site din pala dito, paragliding. Maraming mga activities ang pwedeng gawin dito sa lugar na to. Pero kaya ni Watag to mga ganito. Alam ko na kung anong mga kakayanan at hangganan ni Watag. Kailangan ko ng kape. Maraming ako nakikita ng mga spots dito na mga recreational spots. Actually mga camping sites, meron ako nakikita mga camping sites dito. Hindi ko lang sure kung sa taas pa, eh meron talaga para sa mga nagka-car camping o yung mga nagka-wildlife dyan. Along the way, marami rin ako nakikita ang mga pwedeng pagkainan. Let's see. Laki kalawa na wala akong bagahe. Relax lang si Watod. Paragliding log cabin. 4.7 kilometers. And then, Mount Pulyol. Yung jump off, 20 kilometers. 4.7 ang mismong lapagan. 20 kilometers ang layo ng jump off ng paragliding. So 20 minus 4 or halos 5, 15 kilometers kang palutang-lutang na nagpa-paraglide. Yan yung mga bagay na hindi ko kaya, yung mga heights. No, di ako si Will Dasovich para gawin yan. Na kahit takot na takot ginagawa, gusto kong gawin pero iniingatan ko yung buhay ko. May anak kasi ako. Baka mamaya kakaano ko eh. Alam mo yun? Mamaya kakadare-dare ko sa sarili ko eh. Matuluyan ako. Kawawa naman yung pamilya at anak ko pag ginawa ko yun. Kaya okay na sa ganito na pa-chill-chill lang tayo. Yan na. Taas na. Go, Watod! Kaya mo yan. Sa mga oras na to ay hindi ko pa namamalayan. Nalagpas na pala ako sa 10 kilometers na sinasabi ni Kuya kanina sa gas station. Siguro kung wala akong anak, napaka daredevil ko siguro sa mga ganyan-ganyan. Kahit siguro yung pagmumotor ko dati na talagang sobrang ambilis ko magpatakbo, eh hindi ko tatantanan yun. Pero ngayon, pa nagpapatakbo ako, dahan-dahan na lang. Iniingatan ko na yung buhay ko. Hindi para sa sarili ko, hindi para sa anak ko, pamilya ko. Hirap eh. Bata pa ako, fresh pa ako para mawala sa mundo. Fresh. Ang tarik dito ah. Matarik talaga. Go, go, go! Sige na, magdutos na nga tayo. Grabe sa tarik. Ayan. Dahil wala akong kalam-alam na inaakit ko na pala ang napakataas na bundok. Gapang, diba? Kapahay, ayan. Hindi pa yung naka-low gear. Gapang mo ba ito da? Lakasing karga eh. Maya-maya ay nahalata ako na parang lagpas na sa 10 kilometers ang tinatakbo ko.
Teka lang. Kung sinasabi kanina ni Kuya sa gasoline station na 10 minutes lang, nasa Ambagyo na ako. Kanina pa ako umandar. Umaakit na ako dun sa sinasabi nilang 80 degrees na akyatin. Kinakaya naman ng camper van natin. Alam ko ang kakayahan ng camper van natin. Low gear na kita. Pero pag-usaping 80% na ang ahunan. Tapang! Parang ibang usapan na yun. Coffee shop ba to? Coffee shop please. Ang taas natin. Aabot nga tayo ng tuktok. Andito sa mapa, tignan nyo. Malala. Oh. Sige, ay, anak ng toko. Napasubo tayo mga bro. Malala. Sige, kung hanggang saan lang talaga kaya. Lagi tayo nasa scam. Wadon. At habang unti-unti kong inaakyat ang matatarik na ahunan, nakikita ko yung kinalalagyan ko na mas mataas pa ako sa mga ibang kabundukan. Yung tinituro ko kaninang bundok, ito na yun. Babad na babad ako sa low gear. Bira. Scam. Batod, umayos ka. Grabe. Ano yung pinagkagawa ko? Oh, Batod! Ikaw ba interesado na sa Suzuki Every Wagon? At parang gusto mo nang bumili? Mag-message ka na kay Surplus TV sa Facebook at umorder ka na ng Suzuki Every Wagon. Go, Watod! Go, 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 go! Hindi lang halata sa video na sobrang ahunan talaga itong bundok na to. Iningiti-ngiti ko lang to pero kinakabahan na talaga ako. Posibleng tumirik dito si Watod. Dahil mas mataas pa to sa unang bundok na pinuntahan natin dati. Ang bundok na tinatawag na landing point na matatagpuan sa Nagcarlan, Laguna. Ay, grabe! Napakataas ko na talaga. At unti-unti na ako merong naamoy sa loob ng van na susunog na goma. Kaya nag-decide ako na huminto na lang muna para pagpahingahin ang makina ni Watod. Muna tayo, pagpahingan ko lang ng makina. Parang lumakas si Batod nung... Gusto nyo ba makita kung gaano tayo kataas? Eto. Oh, haha! Ganda, oh! And welcome dito sa napakatataas na kabundukan ng Ambagyo, Nueva Vizcaya. Ang pangalang Ambagyo ay mula sa salitang Bagyo. Ang ibig sabihin nun ay lumot na tumatakip sa bawat pulgada ng mga puno at mga bato dito sa lugar. Ang mga naninirahan dito ay tinatawag na Iambagyo, na nangangahulugang mananakop ng lumot. Ang pangalan ay sumailalim sa isang seri ng pagbabago dahil sa mahirap na pagbigkas ng mga tao naninirahan dito. Nakalaunan ay nagresulta ng pagbabago ng pagbigkas ng lugar na ito. Mula sa salitang Iambagyo, tinawag nito ngayong Ambagyo. Mamaya-maya, meron ako mga nakausap na lokal. Ano mga pangalan niyo, bro? James. James. Si James. At saka anong pangalan mo, bro? John Lloyd? Anak ng toko. Bakit John Lloyd pangalan mo? Ha? Dahil ba yan kay John Lloyd? O, like, dito, bibigyan ko yung na sticker. Kayo, bro, ay mga ifugaw na? Kalanguya po. Kalanguya? Opo. Anong yun? Anong, sa anong taon ng... Kalanguya. Hindi, iba pa yun sa mga taga Ifugao, mga Igorot, iba pa yun? Iba, Igorot dito po. Yun ang Ambagyo is yung lugar. Opo. Kasi nagtanong-tanong ako, duman ako sa kanila at nag-aalala ako sa ating sasakyan kung baka ako mayroon pang akyatin na sobra at napapalaban na yung ating sasakyan, sabi ko kung hanggang dito na ba ako. Pero sa tingin nyo, kaya? Opo. Kaya pa? May kapihan sa taas? Ah, meron po. Mga native coffee? Opo, meron. Yung mga puro ganun. Puro? Ay, tuloy tayo. Pag ganun. O, dito mga bro, ha? Yeah, thank you po. Nice meeting you. Ano bang anong page mo po, kuya? Ayan, boy first time yan. Boy first time. O, nice meeting you mga bro. Bro. Thank you. Tara, tuloy tayo.
nabuhayan ako ng loob nung sinabing merong mga native na kape doon. At hindi naman na daw masyadong matarik. Actually, dinaanan natin yung matarik. Ingat pa ka, bro! Sige po! Unang desisyon kong akitin ang tuktok ng bundok na ito. At dahil din sa mga sinabi ng mga lokal na kaya ko nang diretsuhin to hanggang taas. At habang paakyat, meron ako napansin. Oh, mga kamatis. Dami oh. Gusto niyo mag-uwi ako? Ang daming kamatis na natapon. Tsaka talong. Pinong tinapon na lang kasi nga siguro dahil hindi na benta. At sigurado naman yun eh, galing naman dito yan sa mga farm nila. Ako nangihinayang, pero wala sa kanila yun. Basic na lang sa kanila yung ganyan. Akitin natin to, 12 kilometers na ako na. Let's go. Ramdam ko naman, kaya ni Watod. Ganun pa rin. Walang humpay na ahunan. Grabe yung ahon. Ako yung kinakabahan. No gear. Pagkatapos ng ilang kilometro ng siksagan at ahunan, ay narating na natin ang area kung saan matatagpuan ang Nueva Vizcaya Paragliding na tinatawag na Sky Escape 360. Kuya, thank you ah. Hanggang dito na lang ako, hindi ko na ipipilit. Nasa hanggang paragliding spot lang tayo, yung jump off ng paragliding. Kasi nakausap ko kanina yung driver noong wait lang, wala akong pambayad sa kape. Yun nga daw, huwag na daw akong tumuloy kasi madulas daw ang kalsada doon, baka umatras ako. Kung ganyan yung sasakyan natin, mga 4x4, eh pupwede na. Sana. Eh kaso yan lang ang meron tayo eh. Eh di kung hanggang saan lang talaga. Pero ang taas natin. Kinaya ni Watod. Welcome to Sitio na Duntog. Parte pa rin ng Nueva Vizcaya. So ito yung kabagan. Mami, ito yung order natin. Batil patong, natikman ko na yan. O sige, isang kabagan. Tsaka, hindi po tayo kakabagan dyan. Charot lang. Tsaka kape. Hello po, good morning mga sir. Good morning to sir. Hindi lang kape at pagkain ang meron dito. Napansin ko, merong isang maliit na tindahan dito na kung saan eh merong binibenta ng mga native na mga products. Malamang, gawang lokal ito. Hindi ko alam kung magkano to, pero alam ko mura lang to. At hindi lang tayo isang mag. So sa madaling salita, hindi naman tayo na na-scam ni Kuya. Ako lang naman ang na-scam sa sarili ko na marating tong lugar na to. Ang sabi ko kanina, mula highway, 10 minutes lang ang akitin natin. Isipin mo, nakarating tayo dito. Eh, yung view natin, no? Hindi ko na ipupush sa taas. Kasi nagtanong ako kanina dun sa isang driver ng parang trooper. Oh, hindi, yung jeep pala. Sabi niya, hindi naman gano'n ang kataas ng paakyat. Pero sabi niya, wag mo nang pipilitin kasi parang hindi ka kaya nasasakyan mo at saka madulas daw. Tsaka yun yata yung nakikita ko sa drone kanina na humahamog-hamog po. Yan po ba yun? Yun yung area na yun. Sayang. O, oh, diba? Maganda yung view doon. May sea of clouds din po dito, malamang, no? Oo. Meron din dito. Pero ang natagpuan namin nun, sea of fogs. Sea of fogs. Kung maaga-aga lang tayo nagising, maaari, naabutan natin yung kanina. Pero marami naman na tayong sea of clouds na nakita. Kanina sa drone, nakita niya sea of clouds, diba? Pero dun yun, dun nga yung sa area na sinasabi kanina sila na huwag mo nang ituloy kasi baka dumulas yung sasakyan. At habang nag-aantay ng pagkain, nakipagkwentuhan na lang muna ako sa mga taga Nueva Vizcaya. Mga taga saan po kayo? Sa dito rin sa Bambang sir, sa Nueva Vizcaya din. Ah, sa Bambang. Pero nag-travel din kami ng one hour or one and a half. Papunta lang rin. Para makita lang itong napakagandang overlooking na ito, no? Mm-hmm. Naikot yun na po ba yung buong Nueva Vizcaya? Oo, sir.
Kasi taga rito kami eh. O nga naman. Ano ba yung tanong mo? Pero as ikaw po, talagang hindi ka rin nauubusan ng kamanghaan nung lugar ninyo. Binabalik-balikan pag ano. Kita nyo? Kahit na mismo lokal ng Nueva Vizcaya ay hindi nagsasawa sa ganda ng kanilang lugar. Okay, ito na yung in order natin. First time natin matitikman Kabagan. Kuya, binubuhos yung sabaw dito? Okay, akala ko free sabaw para na hinihigop lang. Kanton, kapag binuhusan mo nito, ay magiging mami na. Yung sabaw na to, pinubuhos dito sa mismong noodles. Merong siomay, merong pork, ito, chicharon, carrots, at syempre yung noodles. Hindi ko alam kung anong klaseng noodles. At saka yung dahon ng onion. Yung hibla ng kanton, parang yung sa mga pansit kanton, pero yung pansit kanton ng mga instant ha. Pero hindi, ang galing ng pagkakagawa. Pagka kayo ito. Ngayon ko nalaman kung bakit kailangan ng sabaw. Kasi yung lasa talaga is nandito sa sabaw. Wala nandito. So pampa-rich ng lasa ng kabuuang mami, is kailangan paghaluin mo to. Gusto mo pa? Oh, isa pang siomay dahil hindi naman ako fan ng siomay. May ano siya, may finesse pag kumakain. Ay wala pa. Okay na. Tapos sabi nila kanina din la kuya kanina yung kakwentuhan ko, lagyan ko daw ng kalamansi. Me. Mas masarap nung merong kalamansi. Iba yung lasa ng tiempo nila dito. Parang mayroong dilagin na something sa pagprito. Na hindi lang siya ordinaryong baboy na prinito. Grabe yung struggle ko talaga sa pagde-define, pagde-describe ng mga pagkain kung masarap o hindi, no. Ramdam na ramdam ko yung sarap ng pagkain, lasang-lasa ko, pero hindi ko ma-explain kung gaano siya kasarap. Kita nyo, kapag kausap ko yung mga lokal, iba yung saya nila, iba yung ite. Kasi tayo yung nag-reach out sa kanila. So sana, yung ugali pa natin yung ganun, na every time na pupunta tayo sa mga lugar na malalayo, mas okay na tayo yung nauunang bumati. In respect na rin yun, na lugar nila yung pinupuntahan natin at tayo ay tayo. Ganun na lang kaya, no? Pagkakain ako, sasabihin ko na lang kaya kung masarap o hindi. Pagkain mo, masarap. O lipat na lang, pag hindi masarap, ganun. Ganun na lang kaya gawin natin para madali. Hindi, joke lang. Ako ay nagbibigay pa rin ng room para sa improvement sa aking pagta-travel. Lalo na yung pagkain na yan. Alam ko lang kasi kumain eh. Marunong din naman na magluto. Pero mas mahirap pala maghimay, no, ng lasa ng pagkain. Ang gagaling ng mga chef na ganyan, no? Yung mga travel, yung mga food bloggers na ganyan. Ang galing nyo. Tuloy tayo. Baba na tayo. Isa na namang lugar ang na-unlock natin dito sa Nueva Vizcaya. Napakaganda. At alam ko na isa to sa pinagmamalaki ng mga taga Nueva Vizcaya. Ang kabundukan ng Ambangil. Kapag nadaan kayo ng Nueva Vizcaya, huwag itong palalagpasin. Magkita tayo sa susunod nating biyahe.